Magandang araw po. Salamat po sa Diyos sa isa namang mabuting pagkakataon na nagkaloob sa atin. Salamat po sa Diyos sa patuloy na pagpahiram sa atin ng buhay at lakas. Welcome po sa aking channel. Ako po si Junard Padua. Sa pagkataon ito, bahagi ko sa inyo kung paano ako gumawa ng suka na galing sa saging. Banana vinegar. Ito po yung saging ko. Na sa 3 kilo po ito. Overripe na ang ating gagawin para madali po siya maging suka. Balatan natin ito at tadarin. Ipasok natin dito sa lalagyan. Ito po lalagyan niya. Importante na yung lalagyan natin yung tinatawag na free BCA. Wala siya masyadong tinatawag na toxic na chemical sa plastic. Pero kung mas maganda, meron kayong kristal, yung mabasag na garapon. Pero kung may number sa puwit niya, hindi lang makita, siguro maliit. Number 5, pwede na siya, hindi makita. Sobrang liit ito. Yan, yung naka-rectangle na, no? O triangle. Kasi kailangan siya na may marka sa puwit. Ibig sabihin, pwede magamit kung ang marka, number 1, number 2, number 3, at number 5. Yun po ang pre-BCA. Recommended yun na pwede gamitin siya. Lalo na pag dito, ibabad natin dito. Mas kailangan natin na mas magandang quality. Kasi baka naman ay magkaroon tayo ng problema sa lalagyan. Ang gawin na natin ito, balatan natin ang saging tapos hiwain natin para mabilis siya matunaw. Wala kong hinalo dito. Hindi ko halawan ng tubig, anuman. Natural siya. Ito pong tinatawag na banana vinegar, 100% ay natural. Kaya ito, gagawin natin. Balatan natin isa-isa. Hinugasan ko ito para kung mahawakan man, malinis siya dahil kailangan po ito malinis. Hindi ma-contaminate kasi pag ma-contaminate ito, sayang, hindi mapakinabangan. Kaya hinugasan ko yan bago ko siya balatan. At kung napansin ninyo, medyo overripe lang siya, overripe na siya. Yun ang maganda gawing suka. Mura lang po ito sa merkado. Nasa, ano lang ito? Tag 10 pesos ang kilo. Kasi ang pinili ko yung overripe na. Ayan. Huwain natin ito, tapos ilagay natin ito sa lalagyan. Malinis naman ang kamay ko dahil dumaan ito sa tamang protokol ng paghugas ng kamay. Pwede naman hindi hiwain, pero mas maganda hiwain. Ang ginagawa ko dito, iniwa ko para madali siya maging suka at magkasya ito. Dami ito eh. Magkasya siya dyan sa lalagyan ko. Kasi mas maganda ito kaysa bumili tayo ng mga suka na mabili natin dyan. Mayroon na siyang ano, chemical. Ito at least ano siya, 100% natural. Wala siyang halong anumang chemical. Ganun lang. Balatan natin ito lahat. I-update ko lang kayo maya. Yan. Hindi na puno, kulang ng konti. Dahil 3 kilo lang ito ang binibili ko. Yan. Ito pwede ninyo haluan ng tubig. Pero ako hindi ko hinaluan ng tubig para maging kumbaga pure siya talaga. Wala siyang halo. Pwede din ito lagyan ng mga sahog. Pwede mo lagyan ng sibuyas, bawang, lahat na pwede, pwede mo lagyan. Pero sa akin, hindi ko lagyan dahil gusto ko pure talaga na suka. Pagkatapos nito, takipan natin siya. Ang pagtakip natin, lagyan pa natin siya ng itong ano, towel kitchen. Para ang purpose nito, mga kahilti, mga kasambahay, para sumingaw siya.
sumingaw siya dahil ito pong ginawa nating banana vinegar. Samantala siya na i-ferment kasi natin ito, maging fermented ito, iburo natin siya ito sa loob ng isang buwan. So samantala siya nakaburo, magkaroon ng bula sa lalim, magkaroon ng pressure yan. Kaya kung isirado mo yan, delikado, baka sumabog. Kaya kailangan natin na may singaw siya. Pero ang importante na hindi mapasok ng mga insekto. Ganun siya. Maghintay lang tayo nito ng isang linggo, pwede mo na kuna ng juice niya o kanyang suka. Isang linggo, dalawang linggo, pwede kunan. Tatlong linggo, pwede. Pero insakto talaga, isang buwan. Kaya maghintay tayo ng isang buwan, ilagay lang natin ito sa pwesto na normal ang temperature. Pwede rin natin ito painitan ayon sa pag-aaral. Pero sa akin, hindi ko pinapainitan. Linagay ko lang siya sa normal na lugar. At maghintay ng isang buwan, ito na ngayon. Isang buwan na ito. Yang isa, hintayin natin yan ng isang buwan pa. Ito, isang buwan na ito. Puno na natin ng laman. Na suka. Yan, nagkulay ano na siya. Kulay suka na. Yan. Harbisin natin yung suka. Malaman natin siya kung tawag nito maging ano siya, hindi siya mapakinabangan, naging nakontaminate siya dahil makita mo marami siyang ang makita mo kung nakontaminate, marami siyang ano, yung mold. Pero tingnan niyo lang mold, hindi nagmo-mold siya. Normal lang 'yan. Kasi nakagawa na ako dito na nagmo-mold yung ginagawa kong ano 'yon, yung para sa halaman. Hindi mapakinabangan yun. O pwede sa laman, pero sa atin, tao, hindi pwede. Kaya i-harvest natin ito. Lipat na natin ito sa lalagyan para makita natin ang suka niya. Kunti lang suka. Sa, isang, sa 3 kilo ito, ito lang ating na... Ito lang ang ating magawa. Siyempre, salaan din natin. Lagyan ng salaan. Tapos... Buhos natin yung kanyang sabaw. Kanyang suka mismo. Banana vinegar. Ayan. Buwasan natin muna bago natin siya kukunin para mabilis ang pagkuha. Ayan. Kasi maganda ito mga kasambahay, mga kahilti, kaysa bumili tayo ng suka na gawa ng kimikal. Kasi ito kahit papaano, natural ito. At maganda ito lagay sa mga paksiw. Paksiw ka ng isda. Ito ang tinitimpla ko. Mga dubo ka. Mas healthy ito. Bagamat ito naburo na, tinatawag na fermented na siya, pero at least man, ano pa rin siya. Tawag nito suka. Yan. Pwede ito ang piniga. Hindi ko tinatapon yan. Inalo ko yan sa aking tinatawag na kumpos para sa halaman. Napakahusa ito sa halaman dahil ito ang suka na mataas ang kanyang potassium. Maganda din ito sa mga allergy, mga punggal. Magalang muna natin ito dito. Pagkatapos, ilipat natin muna ito na lalagyan. Kaya ginamit kong saluran yung bowl para hindi masayang. Yan o. Kung meron kayong budo, gamitan na yung budo. Pero ito, okay lang. Oops, meron sayang kunti. Yan. Tatapos ito namang isa. Pasunod. Amoy suka talaga. Sukang suka talaga ito, pero ito lang ang suka na masabi natin na walang kahit isang patak na kemikal. Kasi ang mga suka na binibili natin na kasashi, yung mga commercial na suka, alam na natin yan. Kung anong ang paggawa niyan, may kemikal na siya. Tapos may mga ano pa yan lagay, preservative para hindi masira.
Ito advice lang na hindi dapat may stock na matagal. Ang akin dito, umabot mo ng isang buwan pero umubos mo na. Kasi pag matagal ito, lalo siyang tatapang, lalong lasang suka. Sukang suka talaga pag matagal siya. Basta hindi lang siya maluan ng hindi siya marumihan. Baga malagay mo lang siya ng maayos. Yan. Hindi natin masyado pigain dahil lalabas na yung saging. Pagkatapos nito, sasalain pa natin yan. Magamit ito pwede na, pero sinasala ko pa ito. Yan. Ito nakuha natin sa 1 kilo, mga kasambahay. Mga kahilti. Pero salain ko pa yan ulit. Yan, o. Yan na, meron akong suka. Itong bili ko nito sa saging, 3 kilo po yan. Tag-G 1 kilo, 30 kilo, 30 pesos. I mean, 30 pesos lang ito. 100% pure na suka at mura lang. Mabili natin kahit saan, sa merkado, sa nagtitinda ng saging. Lalo na sa mga magsasaging. Sayang po yung saging ninyo pag hindi mabinta, huwag niyo tapon. Gawin natin suka, mapakinabangan po yan at mabinta po natin ito. Marami pong benepisyo, pag-research na lang ninyo, napakarami pong benepisyo sa sukang ito. Kaya sana po ay meron kayong kahit papano na tutunan. Ganito po ako gumawa ng suka. Ang mga suka ko dito puro mga natural. Hindi ako gumagamit ng mga suka na... Gumagamit man ako ng suka ng mga komersyal, pero panlinis lang ng tiles, panlinis ng pinggan, pambabad ng prutas, pero panloto itong ginagamit ko. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana po, kung mayroon man ako pagkukulang sa video ito, pasensya na po kayo. Paki-like na po, paki-like lang at subscribe. Pindutin ang notification button para palagi kayo updated sa marami pa akong mga videos na nais kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat po sa Diyos.